isusulong natin ang mga programa ngayon sa Lipa? Ano yung mga isusulong natin mga programa ngayon sa Lipa po na mas paigtingin pa natin? Simple lang naman ang aming layunin. Ang gusto po ng grupo namin ay ibangon ang lungsod na Lipa. Ibalik ang dangal ng mga Lipenyo. Yan po ang ating pangunahing tututukan. At para po natin na magawa po natin ang dapat na tinatamasa ng mga tagalungsod ng Lipa. Kamusta naman po yung suporta ng ating mga kababayan sa atin ngayon? Napakaganda po ng suporta ng ating mga kababayan dahil kita po nila ang mga pagbabago na kailangan gawin dito sa ating lungsod. Tayo po ay napapag-iwanan na ng mga katabi nating mga syudad at mga munisipyo. Hindi po dapat ganun. Dating number one ang lungsod na Lipa, cleanest and greenest city in the whole Philippines. Napakataas po ng ating budget or pondo. Wala po tayong masyadong krimen or patayan. Pero ngayon po, naiiwanan po tayo. So kailangan po nating ayusin at yan po ang gusto ng mga kababayan ko sa lungsod na Lipa. Kaya po tayo narito at nag-file ng candidacy as mayor ng lungsod na Lipa. Bakit po kayo nag-file po? Ano po yung priority ko ninyo? Ganun pa rin po. Nagkataon lamang na maaga po ang filing na itinakda ng COMELEC. Pero tayo magkatrabaho pa rin bilang pangalawang ama ng lungsod na Lipa, magpe-preside ng session ng sangguni ang panglungsod at bababa sa mga barangay para alamin kung ano ang pagkukulang ng gobyernong ito. Ano yung program po ninyo na priority pagka naka-elect kayo? Number one po yung basura. Basura ho, napakasimpleng problema, hindi ho masolusyonan. Siyam na taon na pong narito, wala pa rin po tayong nagagawa. Yan po ang number one nating tutukan, basura. Number two, ang ating trapiko. Kailangan ho natin mag-create ng bagong kalsada. Kailangan maggawa ng bagong lugar na uptown, lipa downtown para po ma-decongest natin ang ating bayan. Kailangan ho natin tingnan ang ating pong edukasyon. Hindi po maaaring tayo ay hindi nakatutok sa ating mga pampublikong paaralan. Buti na lamang, nandiyan si Senador Recto, si Congresswoman Vilma Santos Recto, na sila po ang nag-provide ng mga eskwelahan para hindi umabot sa 2 hanggang 3 ship ang ating po mga estudyante. Problema ho sa kalusugan. Kahit po tayo may masabing hospital ng Lipa, yung po ba'y tunay na pinakikinibangan ng mga Lipenyo? Napakaraming pera ang inuubos para po patakbuhin ng isang hospital na hanggang ngayon po naman ay mga simpleng sakit po lamang ay hindi pa masolusyonan. Yan po ilan lamang at ang apat po ay negosyo at trabaho. Nasa na ang mga tagalipa? Bakit ho ang mga tagalipa ay lumalabas pa ng ating syudad para ho maghanap ng trabaho? Bakit ho ang mga negosyante ay ayaw pumasok sa lungsod ng Lipa? Ano po ba ang dahilan? Yan po ang ating tututukan at pinakapanghuli, pabilisin ang serbisyo ng gobyerno. Hindi po maaari na ang ating mga kababayan ay inaaba. Tayo ho ay mga may pinag-aralan, matataas na tao, proud Lipenyo. Pero ano nangyayari nga ho ngayon, bago makuha ang benepisyo na galing sa gobyerno na para naman talaga sa kanila, ay naaapot ho na maghapon, hihintayin pang magsalita. Ang dapat magsalita bago ibigay ang serbisyo, babaguhin ho natin yan, pasisimplihin ho natin ang programa, mabibilisin ang serbisyo. Ibababa sa mga barangay, ang pondo na kukuhanin po ng atin pong mga senior citizens, ng atin pong mga nahingi ng financial assistance, dadalhin sa paaralan ang mga tumatanggap ng financial galing po sa sagip eskwela. Ibigay ho natin sa SK. Yung nakuha po ng mga scholarship, hindi po kailangang ipunin muna ang tao at magsalita ang mga kandidato bago ipamigay ang pera ng bayan na hindi naman po para sa kanila. At ang tayo pong mga nanunungkulan sa bayan, hindi po dapat tayo puros dolaw. Hindi po dapat tayo election lang titingnan. We should think of the next generation, not of the next election. Yan po ang ating gagawin. Political will para matupa, may sagawa. Lahat ang dapat isaayos sa lungsod na Lipa at hindi po maaari na lagi po tayong nakayupyop sa ating opisina. Lagi po tayo nasa bahay namin sa Maynila. Hindi po pwedeng ngayon. Dapat ang nanunungkulan 24/7 narito sa lungsod na Lipa at naglilingkod, hinaharap ang kanyang mga kababayan, lalong-lalo na sa oras po ng biglaang pangangailangan. Yan po ang priority po ng mga IAS. Nice. Yeah.